May kokos pa rin kayo sa mga. Hindi ko alam. Pero mabait naman si Senator J, si JV eh. So hindi, Sen JV. Eh, kasi naman, baka pag sinabi niyo tawag sa kanya, Sen JV, parang hindi na kami mag-friends. Oh. Si kapatid, kapatid JV, tawag namin sa isa't isa sa seatmates, mga kapatid. Mamitingin niyo, ano, factor kaya kayo nahila na kayo pa yung mga nasa bottom. Na, dun sa, imbes na yung tatlo, apat na mga newbies, yung malakas talaga sila Bongo, Tolentino, and Bongo. Kasi, di ba, welders, sa pag-iikot ko, yung tatlo personal na pinapakiusap ni Presidente, di ba? So, kung ikaw ba mayor or governor, can you say no to the President? Eh, madali naman pagbigyan kasi 3 out of 12 lang naman yung hinihingi ni Presidente. So, yun yung isa sa factor. I think so. Siyempre talagang malaki yung bulong powers ni ano, presidente. Hmm. Pero, ina-expect nyo yun lang, na nandun kayo, yung mga re-election ni Satel, Tilt and Malos. Kasi, di ba, parang na, ang ganda na ng exposure nyo, maganda yung mga active kayo sa mga plenary debates, committee, well-exposed kayo, tapos yun. Eh, kasi, di ba, baka a single event can change the numbers. Remember, nung nag-survey period, kasi yung last na pulse, swak na swak dun sa away nung kapatid ko. Eh. So, no. Oh, hi. Tsaka ba? Ma'am, teka. Ano? Sorry ah, kailangan ko itong tanong. Sabi ni Abby, dun sa interview sa kanya, parang even after the election, she is not looking at any possible reconciliation with Ligao. Pero sabi niyo sa ANC, Basta kami, we're always open. I mean, I can't control yung gusto niya, di ba? Kung ayaw niya makipag-ayos sa amin, wala akong magagawa. Basta kami, ako, nandito lang ako, pag gusto niya na makipag-ayos, I'm ready. Hindi ikaw yung mag-initiate. Being the ate. Eh, paano ka mag-initiate? Eh, siya na yung nagsasabi na ayaw niya, di ba? So, siguro, pag nag... baka in the succeeding interviews with her, eh sabihin na niya na ready na siya makipag-ayos, baka lalapitan ko na siya. Easy for you to say daw po na mag-ayos kasi hindi daw po kayo directly involved. I think it's between her and Jubun talaga. Actually, yak na kwento. Ano ba? Magta-tell all na ba ako dito? Total, panalo na naman ako, di ba? Ha? Mag-tell all na ba ako? Okay, should I embrace this? Wait. Ano ba, Porky? Kasi ang mega nung dati. Sige, ganito. Unang-una. Personal na to eh. Pang ano to, pang Boy Abunda interview. Kasi, kung tutuusin, mas una kami nagka-problema ni Abby. More than my brother. Kung tutuusin, sa aming magkakapatid, si Junjun na yung pinakahuling bumitaw sa kanya. Or si Junjun na yung huling nakakausap niya sa amin, magkakapatid. So, yun. Hindi, inita ko yung second question. Well, number one. Sabi niyo, di ba, ate ako. Eh, di ba nasabi ko na naman din sa interview ni Karen Davila, yung punot dulo nga nung kaguluhan namin is my brother-in-law. Nung mag-boyfriend pa lang sila, I guess hindi ata nagustuhan ng sister ko na kinausap ko siya na ito yung naririnig ko about that guy. So, may nasama niya. After that, hindi na kami nag-usap. The same with my other sister. Ganun din yung nangyari. Hindi na rin niya kinausap. So, yun. Dahil sa love life, kasi ang love life, hindi lang nakakapuwing, nakakabulag. So, years na yun, ma'am. Mga 15 years na. Hindi ba napatunayan ng brother-in-law mo yung kanyang worth para sa... Ha? 15 years na ba?
Parang ganun, matagal na. Okay, so, yun ako sa mga kasi hindi kayo boto dun sa nali na pangasawa niya. Yun yung eh, so, discourage mo siyang maging... Well, at the beginning, syempre, as an ate, you would want the best for your sister, di ba? Uh-huh. And for me, I don't think he was the best. Why? Ma'am, ito ba yung vice? Bakit ako mag... Basta i-research na lang kung bakit. Ma'am, ito yung... Hindi ba ba yung na-prove yung sarili niya? But you know, hindi. Kasi kukwento ko na yung timeline. So fine, di ba? Mag-boyfriend sila. Di ba? Mag-boyfriend sila. So, kahit may ganung mga advice, hindi sumunod. So, nung nag-asawa na sila, I mean, what can we do eh? Gusto niya talaga yun. Hindi, it was not as if hindi namin siya... Ano yan? O nga eh, bakit ba tayo napunta dito? Hindi, di ba? Yung sa umpisa, but you know, eh, nandiyan na yan eh. So, what can we do kung di tanggapin na lang siya? Ayoko sabihin dito. Basta, hindi pwede. I-research na lang kung ano man yun. Mami-mention ka sa iyan kay Karen na something to do with that, with the vice. With the ano? Vicious? Anong drugs? Wala ko sinasabi ng drugs. Basta, ano bisyo? Basta, kung ano yun, eh di ba, na nag-asawa na sila, tsaka nung pinatunayan niya talaga na hindi niya, okay naman. Wala, I mean, tinanggap din naman namin siya dahil gusto siya ng sister ko. So, we were like civil, ha? Huh? Oh, nag-attend kami ng wedding. So, we were civil with them. Na pag nagkasama namin sila nagsa-Sunday lunch. But, unti-unti, through the years, kasama namin sila mag-lunch. Tapos, hindi na sumasama yung brother-in-law ko mag-lunch. Tapos itong 2016, after nila manalo pareho, silang dalawa na yung hindi na talaga nagpapakita sa family gatherings. I mean, yung Sunday lunch and dinner namin. Ah, hindi. Pinapadala na lang yung anak nila. So, hindi naman pala... I can't answer that kasi... Basta hindi na siya nagpapakita. Ma'am, so hindi naman pala diretso na 15 years hindi kayo okay ni Adi. There was a point in time na okay naman pala kayo. Naging civil. Pumunta pa rin pala sila sa Sunday. Oo nga, pero hindi kami na... I mean... Hindi kami nag-uusap. Hindi, hindi naman yung parang kunyari ganito, di ba? Parang nandyan lang. Oo. Hi, hello. Kasi di ba yung years na magkasama sila, napatunayan yung may basis yung pagiging ayaw nyo dun sa guy. Oo naman. Oo naman. Mike, showbiz! Wala ako, you know, at this point, wala akong sinisisi dun sa rank ko, diba? Let us not dwell on negative things. Kung anong, kung, diba, parang, nanalo naman ako, bakit pa tayo magsisisihan? Pero kaya sasabihin ng kay Senator J, to comfort him. To comfort him? Parang, ewan ko. Kailangan ba niya ng ano, comforting? So yun na lang sa 2020. Well, kasi 'di ba, for me naman, there's I mean, like with my brother. There's always life after politics. Minsan nga actually nung ano nga dun sa brother ko, parang medyo a part of me na inggit sa kanya eh, na wala na siya sa politika. Diba? Kasi this is, yung lalo na itong pinagdaan na namin since 2010, diba? From 2010, yung takbo ko ng 2013, takbo na daddy ko ng 2016, yung takbo ko na naman ngayon 2019. Very, ano, brutal and, ano yan? Lahat na ata eh, parang pang teleserye, may namatay. May iyakan, may masyadong siraan, di ba? So, hindi ka naman ma'am half-hearted sa tumakbo. Napilitan ka lang ba? Kasi kung yun yung pain na kapansiling na lang. Sige. Nasa ay tissue. I mean, hindi yun ano. So,
So, kasi ang dami mo ng misgiving sa politics, and yet dumiretso ka pa. Bakit? Hindi, akala ko naman pagdating na itong 20. I thought that 2019 will be less brutal than the 2016 campaign, diba? But apparently, it's more harsher and ano, heartbreaking. But why do you want another term here in the Senate? Kasi I remember from 2013, pinilit ka lang ni Kong Toby rin tumakbo. But now, why do you want another term? But, una, kasi parang nakakahinayang yung pwede ko pang tulungan, di ba? Yun, yun lang. Hindi yun dahil sa, ano, hindi yun dahil sa ito yung... Ang pangalawa sa Alisa. Dahil dream to ng father nyo na, you know, kasi di ba, pride ka na naging siya. Hindi. Well, plus nga, di ba, parang may mga naumpisahan ako na sayang naman kung hindi ko... I mean, nandiyan na yung opportunity na ituloy yung naumpisahan kong, ano eh, tulong. So, tumakbo na lang ulit ako. Oo naman. Eh, di ba, yung pagiging part man ng majority was kasi dahil kay SB Soto. And I am still with Senator Soto as the Senate President. Ayun, ma'am, 2019, mag-iiba yung political landscape from 2022. Naiisip niyo bang lumipat sa minority? Not now, but maybe within the next 3 years. 2022? Yeah. Hindi nga, I'm with, kung nasan si Senator Soto, nandun ako. Hmm? Sa tingin ko mananatili yung ano niya. Basta yun lang ano ko, yung commitment ko kay Senator Soto is kung nasan siya. Remember, noong 2013, magkakasama kami sa minority. Tapos noong 2016, kasama din ako niya sa majority. Nung bumiti mo, yun pa rin yung gusto niya. Yes, sana. Yun pa rin na makuha natin yung tourism. Ma'am, sa tingin niyo ba magiging independent yung Senate? Considering na maraming papasok na allies ng President. Tingin ko naman, di ba lagi namang independent yung Senate? Nakita naman natin this 17th Congress, na kahit pa paano may independence pa din. Ma'am, ano to, this time around, second term mo, mas magiging vocal ka ba? Mas magiging pronounced yung statements mo on vital issues? Yung mga stand mo? Like, di pa ba pronounced? Kasi medyo, like? Nah, ganun eh. Like what? Oh, di ba? Lagi naman ako nagsasabi na I am not for death penalty. Pero mas magiging active pa ba in expressing your thoughts sa mga hearings? Although, siyempre, may ka-participate. Siguro. Hindi ko pa maisip. Parang pagod pa ako. Na joke. Okay na question kayo, mga kamerong. Ano? Salamat. Ha? Kanina, di na. Simula kahapon, hindi ko na siya tinanong. Nung statement. Oo. Nung nag-compete-compete na ako. Naging mathematician nga ako bigla. Ay, bakit na lang daw ba? Pero mami, hindi kayo nakatulog since Monday, sabi niya. Oo, oh, parang may, ano ako, naka-snooze na pag alam mo na mag-update na yung ano, para nagigising ka para tignan yung phone kung ilan na yung pero since kagabi nakatulog ka na. Since kagabi pero nandun pa rin yung ano, nagigising ka pa rin in between the ano advisory. Kailan ka rin, anong point ka doon kinabahan nung Monday nung nag-glitch? Nung nag-glitch? Oh. Well, plus kasi, di ba, I think for the past few days, never naman ata akong bumaba ng 13 eh. Never din ako bumaba ng 13. Oh. Di ba, parang nag-10, 11, 12. Parang kahapon, mas luminaw na yung ano figures. Actually, laking tulong nung ano nyo eh. Nung yung quick count nyo. Kasi makikita mo na doon kung ilang presinto pa, yung how many votes pa yung kailangan, or
ano na lang yung basket na pwede namin paghunan ng boto. Mga ilang percent na ba yung, ano, yung 20, 90? 2% na lang eh. Di ba 2 point something? Ano yung pinapunta niyo, ma'am, sa number of votes? Ilan pa siya? Para sabihin yung nag-affect yung, ano yun, yung limit na ba yan? Ano ba yun? After that, ano ulit? Anong mga naging kontrol na siya? Ilang hundreds of thousands? Yung ano? Sa ilalamang. 2%. Sabi mo nga mga 50? 2%. At ano naman niya yun? Million pa yun? 1.5 million pa? Kasi yung less than a million. Less than a million na lang ba yun? 200 lang. Hindi naman po sa Ting Mega. Kasi nakatulog na siya. Concern lang. Concern. Hindi, kasi ganito ginawa. Parang ganito yung computation ginawa ata. For example, sa isang province sa ARM, kunyari, ang number of votes na natitira ay, let's say, 10,000. Dun sa 10,000 na yun, kunyari, sa NJV, mas lamang siya dun sa province na yon. So, ibibigay ko na sa kanya yung 80% ng vote niya. Tapos yung sa akin naman, sa akin na yung 20%. Kasi hindi naman talaga ako mazizero dun sa province na yon. So, tinotal namin yung areas na yon na alam ko kung saan siya malakas. So, yung total ng possible votes na makukuha niya is not enough to lessen my 200 plus lead. Kasi remember, meron din mga probinsya outside of Mindanao na Luzon na ako naman yung may baluarte doon. So, tsaka kung makikita nyo ngayon dun sa every time na nagkakaroon ng update, hindi, kumbaga parang yung boto niya tsaka yung boto ko parang magkakambal eh. Yung, if he, pag nakakuha siya ng isang boto, parang meron din ako isang vote. So, nababawasan man siya, mga 20 lang, 30, or may round na madadagdagan naman ako ng 10, 20. So, hindi kami, kumbaga walang sharp drop na bigla ko nabawasan ng 4,000 votes or nadagdagan siya ng 4,000 votes. Walang ganong scenario na nangyayari ngayon. Since Monday, if you track the changes, laging very minimal yung movement. So, walang zero, ano rin, I think yung pinakamalaking galaw na was mga 700 na bawas sa akin at dagdag kay SenJV. So, confident ka lang na hindi na siya makakahabol? Oh, pero diba, hindi, parang ayoko i-announce. Parang ang hirap i-announce na ganun. Ma'am, you said kanina na wala kayong machinery, wala kayong pera. Meron bang pagsisisi on your part na you didn't deal with the administration para makatakbo ka? Wala. I mean, diba, I have to stand by my decision na to be independent. So, yun yung risk. I knew at the beginning na yun yung magiging ano ba yan, difficulty dun sa campaign ko na hindi ako sumama sa admin. Ang kanil yung admitted na naka-apekto sa'yo yung gulo or issue sa Makati. So, ang sabi naman ng iba, sana hindi ka na lang doon kumampi? Parang hindi masyado daw naka-apekto sa gulo. Eh, kailangan ako ng kapatid ko eh. Diba? He's been there for us. So it's my turn to be there for him. So mas nangingibabaw sa akin yung pagiging ate ko kaysa sa pagiging senador ko. Diba? Mirami na pag-usapan yun eh. Kasi busy siya sa kakuwenta dun sa boto ko. Pinapa-check niya. Dito ba sa lugar na yun? Kulang pa ba? Kasi nagda-dial a friend siya para... Hindi. Di naman. Dial a friend lang to protect the vote. Di na kailangan dagdagan. Si ate, sa inyo po yung
ka na? Parito kasi yan eh. Ay, hindi. Kasi unang-una, di ba, may mga lugar pa na nag-bog down yung SD card. So, may mga reports kami, I think, like sa Zamboanga del Sur ba yun? Yeah. Na hindi pa na-feed sa machine yung mga balota. So, syempre, kailangan bantayan yun. Well, swerte na lang eh, dun sa area. So, kahit pa paano, alam namin na may nagpa-protect. Paki-confirm. Nilag-lag niyo raw si Dan Roleta. Paano ko naman nilag-lag? Dan Roleta, lagi ko makasama eh. Yun yung intriga. Hurt daw si Dan Roleta. Hurt daw siya, ma'am. Sino? Sino? Si Daddy. Daddy ko, tsaka hindi pa sila nagkikita. So, but, you know, kaya nga tigilan nyo na kami sa intriga. Kasi, di ba, at this point, gusto naming, ano, ha? Hindi, kasi, ito, may kasalanan. ABS, ayan, sasabihin ko na. Kasi bakit ba naman yung ABS gumagawa pa ng story na lagan? Ayan, natawag ko. Ha? Alam mo ba, tinanong lang kita kasi nararamdaman ko yung pain mo. Oh, yeah. Hindi talaga. Sayang wala dito si George. Di, isipin mo, pag-isip ko sa umaga, nag-text sa akin si Rex na mga pictures na yung sample ballot daw, tinanggal ng brother ko yung pangalan ng daddy ko. Na parang ako, di ba tapos na yung election? Bakit may mga ganito pang intriga? Bakit story pa? Explain. Hindi ako creepy, ma'am. Bakit explain? Na parang sa akin, parang may effort na huwag kaming pag-ayus-ayusin magkakapamilya. Pero honestly, yung story talaga niya doon, yun nga, bakit hindi ka umattend sa proclamation? Kaya niya pinatahan. Eh bakit? Bakit may mga flyers ang may mga nag-collate ng... Nag-collate? Halika ha? Nag-collate. Ma'am, kapatid ko, nagsabi. Hindi na ba siya kampinyabi, ma'am? Dali, o ha? Andali ha? Tingnan mo, oh, nag-collate si George ng mga materials na ganyan. Oh. Ma'am, ako binigay yan sa kanya. Ma'am, kasi sabi niya, bittersweet daw yung victory niya. Tapos, chuchu. Ano pa yan? Gano'n. Ah, hello, George. Ano yan? Asa si George? Oh. Nagpa-send ako siya ng mga pictures na ganyan para mag-comment ako kung may katotohanan na nilaglag ng brother ko. Di ba parang tapos na election ni, talo na yung kapatid ko. So, ang importante sa amin, magkakapamilya, magkaayos-ayos kami. Pero kung gagawin nyo kami ng story na ganito, parang ayaw nyo kami magka... Parang merong ayaw kami magkaayos-ayos. Family problem. Ayoko na makisay. May supporter ka, ma'am. Yan, mama. Hindi na si George. Malalim. Last question. Siguro kasi, dahil hindi pa tapos yung sa akin, parang lahat ng kapamilya ko, except one, ano, naka-concentrate muna dun sa, syempre, lahat kami joint effort to protect my vote. So, dun muna kami naka-focus. Siguro, pag tapos na, na-proclaim na ako, dun na namin, dun na kami mag-uusap, mag-aayos. Where will the reconciliation start? With the BP and his wife? Kasi parang, they supported separately. Well, so far, kagabi, magkasama na sila sa kwarto, so... So far, magkasama naman sila sa kwarto kagabi, so I guess that's a first step, di ba? Hindi ko, I don't think so, di ba? It's up to him kung... Anong, ay marami pa siyang career options. Si JP nga, eh, nakatakbo pa nga. So, Senate. Tapos na, more, I can ask.
Hindi talaga, tawagan mo si George. Wait, sorry, tuloy yung ano, tuloy yung feeling ni Bibi. Ay, hindi ko pa natatanong. But you know, it's an option kasi manipis lang naman yung lamang eh. So wala pa kung, hindi pa sure kung tuloy. Hindi ko alam. Hindi pa namin napag-uusapan kasi nga busy kami mag-check ng votes ko. Saan yung pinakamadami mong votes na napunta? I think north, sa north. Northern Bloc. Ano pero ang ganda ng feedback niyo sa mga sa schools? At yun ngayon, nakasama kayo sa top row? Oo nga, hindi ko nga alam eh. Nag-shift na. Yun yung sa'yo. Nela, kasi diba, yun yung tukso sa inyo ng 2020. So ano, tell, more tell. Naka-live. Naka-live. Meron na raw bagong batch. Naka-live. Ng mga suggestion. Thank you. Hindi na ako kasama. Congratulations, ma'am. Thank you. Happy birthday, ma'am. Ay, may utang pa ako sa inyong birthday treat. May ito confirm on, Chichi. Ano? Thank you. Nakikinig ako.